matigas ng mukha, hindi na ata marunong mahiya. Ito ang pare-parehas na naging reaksyon ng taong bayan sa panibagong pahayag ni President Bongbong Marcos matapos itong sabihin na siya pa raw ang nabudol ni Vice President Sara Duterte nang sabihin mismo ng bise na hindi talaga sila magkaibigan ng Pangulo. Binatikos at halos murahin ng maraming netizen ang presidenteng si Bongbong Marcos matapos ang kanyang naging pahayag kung saan tila sinabi nito na siya pa raw ang naloko nang sabihin ng Vice President na si Inday Sara na hindi talaga magkaibigan ang dalawa at ang tunay na kaibigan nito ay ang presidential sister na si Aimee Marcos. Dahil dito, pinaulanan ng batikos ng maraming botante si President BBM at ang ilan pa sa kanila ay sinabing kung mababawi lamang ang boto, matagal na raw nilang ginawa ito. Ayon sa kanilang naging comment post, siya pa ngayon ang pa-victim. Malakas ata ang tama ng magsalita na siya ang nabudol. Nakakahiya na naging pangulo ng bansa. Halos lahat ng kapitbahay sa Asia walang respeto sa atin. Pati investor wala nang papasok dahil sa dami ng skandal na pinagagawa ng mga tauhan at asawa niya. Kung tinuturing mong kaibigan si VP Sara, hindi mo hahayaang katay ng pinsan mo at ng mga kaalyado mo si VP. Ibig sabihin niyan, wala kang kwentang kaibigan at malamang ay may basbas mong bangag ka ang ginagawa nila. Luslus mo, Bongbong Marcos. Nagsasalita ka ng ganyan ngayon kasi ramdam mo na ang galit ng mga Bisaya. Mas marami kami kesa sa inyong mga taga-Luzon. Okay lang yan, pagpatuloy mo lang. Niwi pa! Deceive? Nilibing tatay nila sa libingan ng mga bayani. Then sila pa ang na-deceive? Hindi lang niya matanggap na ayaw na ni VP Sara sa kanya. Mag-isip talaga siya kung bakit. Napakasinungaling talaga? Hashtag never again to Marcos. Ganun talaga, pag guilty, feeling pa victim. Kapal ng mukha, sila ang lumapit at humingi ng tulong. Agoy, pwede lang mabawi ang boto, binawi ko na. Sino bang makikipagkaibigan sa'yo, e bangag ka. May saltik to. Grabe, ang kapal ng mukha. At ayon pa kay SAS, ikaw pa talaga ang nabudol, Bongbong Marcos? Narito ang full report kung saan tila tinawag na makapal lang mukha at talagang wala na raw kahihiyan ang Pangulong si Bongbong Marcos dahil matapos lapitan ang pamilya Duterte, partikular na ang Vice President na si Sara Duterte para nooy ligawan sa 2022 election. Sinabi ni BBM na siya parang nabudol, tila pinagtawanan ng maraming netizen. Ilan pang sa kanila, tinawag na baka raw may saltik na ang Pangulo. Narito panoorin ang full video. Diyos ko Lord, nadismaya daw si BBM nung malaman niya na hindi siya tinuturing palang kaibigan ni VP Sara. Feeling daw niya parang naloko siya. Bangag talaga to. Ikaw talaga may lakas ng loob na sabihin na naloko ka ni VP Sara? Hello? Masyadong late nga yung reaction mo yan. Tagal niya na sinabi yan. Ngayon ka lang nag-react? Ngayon ka lang ba na nagising sa huwisyo mo? Palagi kang groge? Kapal na mukha nito. Ikaw pa'y naloko? Ikaw pa'y niloko ni VP? Oh my gulay. Addict talaga to, addict. Yeah. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nag-uusap. Pero kailan po yung last na pag-uusap? Ang kaibigan ko talaga si Senator Aimee Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung last na pag-uusap niyo po ng pag-uusap? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Marcos. Ma'am, do you think mag never again na to team with the Marcoses? Oh, never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Sir, ang sinabi ko niya, hindi rin ko yung friend. How would you describe your relationship with the Vice President now? That's a good question. I don't know anymore.
I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Mr. President, Ana, OGMA Guzman. Ay, iba din naman itong ating Mr. President. Basahin natin. Marcos on VP Sara remarked they were not friends. Sagot ni PBBM, I think I have been deceived. Siya pang na-deceived. Parang hindi nyo pinuntahan sa Davao para kumbinsing makipag-alyansa sa inyo Parang hindi nyo naman pinuntahan sa Davao, Mr. President, para suyuin si VP Inday Sara na makipag-alyansa or maging kaalyado mo. Sa bagay, ganun talaga yun gamitan. At least, si VP Inday Sara, alam nating hindi plastic, diba? At least, si VP Inday Sara, nagpakatotoo lang siya. Sayang ka, Mr. President. Sobrang sayang, diba, nang ibinigay na tsansa sa inyo, mga Marcos. Mga Lods, grabe na nangyaring yun sa Pilipinas, no? Parang medyo nakakabother na siya. I think, nagkamali ako ng sinuportahan na presidente. Maalala ko, may ginawa akong video sa kanya, nag-viral talaga yun, umabot ng 2.2 million views, at umabot ng 222,000 likes. I feel like I'm disappointed. Hindi ko alam kung ganun din ba yung naramdaman nyo, pero parang nade-disappoint ako kay BBM. Especially ngayon nangyari si Sara Duterte. Parang pinagkakaisahan nila. Parang may plano silang ipa-impeach. Pero hindi kasi nila mautakan si Sara, yung matalino si Sara. And I think nakita ko sa kanya yung real quality of a leader. Sana tumakbo siya next presidential election, mga Lods. Kasi na-disappoint ako kay BBM, to be honest lang. Kasi merong nangyari ngayon sa Pilipinas na hinahayaan niya. Na which is, malaki ang utang na loob niya sa taong yun. At hindi ko na i-mention kung sino yun, pero kami lang nakakaalam nun. Sobrang ginawa niya, trust me. Pinaglaban pa naman kita, nakaka-disappoint lang. Yesterday, Inday Sara said, never again to Marcos. Indeed, never again to Marcos. Malaki talaga yung pagsisisi ko. In my existence, parang ito yung pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko na nagawa. Na binuto ko siya dahil kay Inday Sara. Ay nako, madam, bakit kasi? Never again, never again. Para sa mga kakamping, para sa mga loyalista, tsaka sa mga dilawan, kayo-kayo na ang nagkakampihan ngayon, kayo na ang may unity. Diba? Gara na po ng mga kakamping. Sila na po ang magpakitang gilas karon. Tanawon lagi na to. Titingnan lang natin pagdating ng panahon. Kung mananalo pa rin kayo. Kung mananalo kayo, titingnan natin. Please lang, the brand of leadership you show to the people in the Philippines, lalo na sa masa, is hindi pang masa. We need bakal na kamay. We need a strong character of a leader. We need an action, because actions speak louder than voice. Please lang, kakamping, loyalista, dilawan, undangan ninyo ang kabuang, kay dili gud na mo patok sa amua, dili na mo patok sa masa. Duterte's brand of leadership is totally different from you all. Kasi, ano ba, kanang ang inyong ginapakita bang yung pamaagi kung unsaon pag-convert o vote then pag-convince sa mga tao nga iboto mo is trapo. Trapong-trapo. My goodness gracious, you stop it. Change your strategy. Change the brand of leadership you have. My God, mga feeling matalino, mga feeling elite. Pero Diyos ko po, you can never be. You can never defeat Duterte. You can never defeat the will of the people. Majority win. Yes. Yeah.